مو هيك كلام؟ ونمان Now that I found a perfect jam para sa naisip kong desserts. Drop the act, kid. Bago pa naging kayo, kaibigan na kita. At kilala na kita. Kaya alam mo, believe ako sa'yo. Ang galing mo mag-pretend na everything's okay. Pero we both know naman na hindi totoo yun, di ba? At anong gusto mong gawin ko? Mag-iiyak? Maglumpasay? Magngangawa? You want to know the truth? Yes. Mahal ko pa rin si Sander. Pero, hindi ka naman siguro bulag para hindi makita na iba na yung mahal niya. Kahit yata, lumood ako sa harap niya. O ipagsigawan ko na ako na lang yung piliin niya. I don't think that he will take me back. I'm sorry, kid. You have no idea what I went through, JC. Nung umalis si Sander sa buhay ko. Kaya kung nagpretend ako na hindi ako nasasaktan, bigyan mo sa akin yun. Kasi if I pretend, at least I get to see him. But why settle for less? Kate, nakita ko si Sander during the lowest moment of his life. At nakita ko rin kung paano mo siya binigyan ng rason para mabuhay. But I would like to believe that what you guys had was really something special. Witness ako sa love story ng dalawa sa pinakamalapit na kaibigan. Love story na nakala ko magkakaroon ng happy ending. Kaya baka naman, baka lang, your relationship with Sander is still worth fighting for. Gusto ko na magpahinga. Thank you. I'm back! Uy! Malinis na to. San to? Hindi ka pa hinahanap sa inyo? Magpaalam na ako kay Papa. Tsaka kung hanapin nila ako, alam naman nila kung saan ako matatagpo. Ano ba yung ginagawa mo sa Grande Hotel? The title is Management Trainee. Basically, it's an internship program kung saan iniintroduce ako sa mga operations ng kumpanya. Yun. Dahil hinahanda ka na nila maging presidente ng Grande Hotel. Uy, baka pag sikat ka na, makalimutan mo na kami, ah. There is nothing in this world that will make me forget about all of you. Lalong-lalo na ikaw, Miss Agnes Calay. Kasi, pag nakalimutan na kita, parang makalimutan ka lang huminga, tsaka buhay. Ang OA mo naman, mamaya mabagok ulo mo. Magka-amnesia ka, hindi mo na kami maalala. Alam mo, I think you're talking to Judy too much. Na-impluensya ka rin niya sa mga napapanood niya. Pero alam mo, bagay na bagay talaga sa'yo. Alexander Grande III. President, Grande Hotel, Bachelor of the Year. Ayoko nun. Mas gusto ko, Alexander Grande III. Manager and janitor. La Presa Mountain Lodge. Husband of Agnes Calay. At butihing ama ng dalawang dosenang bata. 24? Masyado kang advance, ah. Hindi pa nga kita sinasagot, eh. Uy, pero seryoso. Ano man ang mangyari, whatever path I take, I will always choose a life na kasama kita. Ako kasama ba dyan? Oh, ako naman. Mapang. Dahil sa La Presa na yan, kaya nababadshot si Sander sa mami. Come on, Bettina. Don't be overly dramatic. Ganyan lang talaga si Madam Soledad. How can I not be overly dramatic, Meg? That Julius is positioning himself as an alternative to Xander. Let me remind you that Alex is still the president of the company. Ang magpapasa ng baton
ay si Alex at hindi si Madam Soledad. And I don't think Alex will pick Julius over Sandro. Hindi naman yun ang kinakatakot ko, Nick. Eh ano nga? Ang kinakatakot ko is for Xander to believe that he has an alternative life out there. Buhay na iba sa pinaplano ko para sa kanya. Xander belongs here. Dito sa mundo natin. Whether he likes it or not, siya ang susunod na mukha ng Hotel Grande. Wala nang iba.